Itong aking lugar na pinag-workoutan ay basang-basa. At hindi ako pwedeng mag-workout ngayong araw na ito. Ay, kakalungkot. Ano gagawin natin? Kapag ang home workout nyo ay hindi pwedeng mangyari dahil lang space lamang na inyong pinag-workoutan ay outdoors o sa small space katulad nito na nababasa ng ulan. Hindi ka, sa loob tayo mag-workout sa loob ng bahay. Dahil di tayo pwede pigilan ng ulan, kaya dito ko na lang sa loob ng bahay ginawa yung setup. Iniisip ko ba, dito na lang din ako palagi mag-workout. Mas maganda pa na nakapag-concentrate ako. Tara! Legs tayo! Tandaan lang natin palagi na magsuot ng belt, lalo-lalo na kapag nag-squat o nagde-deadlift. Iwas injury ka nga, lalo na sa edad natin. Ako ng 2 warm-up sets. Yung nakasakay ngayon ay 50 pounds yung sa isa, 50 pounds sa kabila. So 100 pounds ito, halos isang sakong bigas. So ito yung first walking set. Yung pre-workout ko ito. Forty, fifty, sixty, sixty-five plus sa pang 65, 130 pounds. So ang 130 pounds na sa ilan ba? 65 kilos. So 65 kilos a little bit less pa kasi 2.2. Meaning nasa mga 60 to 65 kilos itong bubuhatin natin. Ang strength ng bawat isa ay magkakaiba. At ang strength hindi yan na-acquire overnight. Tinidevelop yan incrementally. Kaya't buhatin lang natin kung ano ang kaya natin buhatin, lalo na sa edad na ito. Damdaman ko yan. Ang tagal-tagal ko na hindi nag-squat. Ramdam ko yun. Kailangan ko pa ng maraming black coffee. Unang-una exercise ko pa lang ito. Ang lunges ay isa sa mga iniiwasang exercise ng marami. Pero kung tutuusin, napakagandang exercise nito at ito ay hindi prone sa injuries. Siguraduhin diretso ang katawan, malayo-layo ang akbang, at ang tuhod halos dumikit na sa sahig. Para naman sa mga may edad na katulad ko, importante ang hamstring sa atin. Baka hindi natin alam na ito ang sumusuportang muscle pag nagbe-bend ang ating mga tuhod. Sa ating paglakad, pag-akyat, pagbaba ng hagdanan, malaking papel ang ginagampanan ng hamstring. Kaya kailangan natin itong huwag i-neglect. Kailangan natin itong palakasin at i-exercise palagi. Tandaan natin, laging tuhod ang tumitiklop sa atin, lalo na kapag tumatanda na tayo. Kita nyo gano'ng ka-importante na kung yung availability ng mga gamit sa bahay mo ay hindi enough. Kailangan alam mo kung ano ang hihit mo na part, kung paano yung mahihit. Tulad na ginawa ko ngayon, ito buwan ay kinalangan ko isang kamot. At sinilala ko yung tuhod ko para isa lang ang gumagalaw at yung hamstring ko lamang. Dito sa Sumo Dumbbell Squats with Balls, dalawa sa napakaraming benepisyo niya ang gusto kong pagtuunan ng pansin. Inner thighs exercise ito. At ang inner thighs ay isa sa rin sa mga neglected parts na napaka-importante para sa pagtibay ng ating legs, na importante sa ating paglalakad, sa pagtatayo, at pag-maintain ng ating posture. Ito rin ay nakakapagpa-firm ng ating glutes. Kumbaga, pinapaganda niya ang forma ng ating puwet. There you have it.
para sa mga middle-aged person na katulad ko na gusto pa rin maging malusog at matibay ang pangangatawan, itong mga legs exercise na ito ay napaka-importante, lalong-lalo na yung mga special tips na binanggit ko throughout this video. See you next time!